Hey, what's up mga kakwa? That's me, Kuya Jet. Welcome sa Whether Knows When Learning's the name of our game. At kung bago pa lang sa aking YouTube channel, pindutin mo subscribe, like, and share buttons para mag-updated ka sa aming videos. And for this lecture video, ay i-continue natin yung pag-discuss sa Visayan deities. But before we proceed with our next deity on our previous blog, lecture video, we have Kaptan. Ayan, so narinig natin yung story ni Kaptan. If you haven't heard that name, proceed to our next, for our previous part. Ayan. So, and this video is, we will be tackling about Magwayan. Ayan. So, there are some spellings na ma-encounter tayo, pero same pronunciation pa rin at siya ay si Magwayan. Okay. Si Magwayan is our second sa ating first generation gods sa ating Visayan deities. Ayan. So, si Magwayan is the goddess of the sea and death. So, dalawa siya. Malalaman natin kung bakit sea and death yung kanyang responsibility. Ayan. So, on our Greek mythology, we have Poseidon. So, sa ating god of sea. For Visayan mythology naman, meron tayong si Magwayan. Wherein, babae ngayon yung ating god of sea. And death. Ayan. So, yun nga, masasabi, malalaman natin yung story on bakit ito yung title ni Magwayan. So, she had a daughter named Lidagat, who died, and after that, she ferried the souls of the dead to the underworld, Sulad. So, yun nga, after mamatay ng anak niya na si Lidagat, ay, from being the goddess of the sea, siya ay napunta sa underworld or Sulad to become the goddess of death. Yan. So, kung si Kaptan ay may anak na si Lihangin, ayan, so dito naman, meron siyang anak na babae at ang pangalan ay Lidagat. Okay, so here's the another spelling of Magwayan. Ayan. So, M-A-G-U-A-Y-A-N. Yan. So, Magyawen is the goddess of the ocean who is nurturing as she provides food for the mortals. So, siya ang nagbibigay ng pagkain sa ating mga mortal na people. So, yeah, ordinary peoples. But is also tempestuous, creating tsunamis, whirlpools, floods, and heavy rains were angered. Ayan, so as we can see, yung Visayan region natin, nasa gitna siya ng Pilipinas and then pulu-pulu yung nandoon. Ibig sabihin, each island is surrounded by bodies of water wherein it is being handled by Magwayan. Ayan, Magwayan. So, kung saan kapag merong nagkakaroon ng temptation si Magwayan, ayan, madali siyang hot-tempered siya, madaling mainis, ganun. Nagpapadala ng tsunami, whirlpools, and baha. At napakalakas na ulan si Magwayan kapag siya ay nagagalit. So, Magwayan's territory flows out into the underworld, making her one of the few gods who can enter or leave the abode of the dead. Kung saan siya lang yung god na kayang pumasok, magpapasok-pasok at maglabas, lumabas sa underworld. Ayan. Kasi di ba si Hades sa ating Greek mythology, hindi siya pwedeng makalabas sa underworld. Doon lang siya. Nakakalabas lang siya pala sa underworld para kay Persephone. Yan. So upon the death of her daughter Lidagat, she evolved into the goddess of the underworld. Yun nga, nasabi natin kanina, after being the goddess of the sea, and then si Lidagat ay namatay, ay nagkaroon na ng negativities sa life ni Magyawen, kung saan ay siya nang naging tagapagbantay sa underworld. And due to her hot-tempered na ulo, mainiting ulo, ayan, so she became the goddess of the underworld. Ferrying souls to the underworld allows her the chance to see Lidagat. Yun yung reason kung bakit naging goddess of underworld si Magyawen, ayan, para makita niya yung kanyang anak na si Lidagat. So as we will identify
si Lihangin ay napunta sa Sky kung saan kasama niya si Kaptan, at dito naman si Lidagat ay napunta sa Underworld. Which, merong meet doon na ipapaliwanag kung bakit nagka-separate yung dalawang anak nila. So, in effect, she is really unhappy when a death happens. So, after nga nung namatay si Lidagat, parang hindi na siya nagiging masaya kapag may namamatay. Unlike noon na nagpapadala siya ng mga tsunamis wherein gustong-gusto niyang nahihirapan yung kanyang mga mortal na sinasakupan. And then after nung namatay nga si Lidagat, parang nakonsensya siya. And then she made a promise na siya na yung maghahatid sa mga kaluluwa sa underworld. Ayan, kaya siya yung nagpe-ferry nung bangka or nagsasagwan. So according to the ancient Visayans of the South, Magwayan is the first goddess of the sea and water, the female aspect of creation made by Canlaon to balance Kaptan, the sky god. Ayan, so ginawa nila si Magwayan in order na i-balance yung appearance ni Kaptan. Kasi nga, Kaptan ay okay lang na malamangan o mapantayan kasi hindi naman siya yung greatest of all gods. Siya lang yung gods ng mga gods, pero hindi siya yung god of all. Kaya, Canlaon's people decided to create Magwayan dito, kung saan siya yung bahala sa sea and water. The ship personifies the great white ocean that covers the entire world. So, she is nurturing, calming, and a provider of food for our Malay ancestors, who relies on the abundant fish and seafoods to feed their barangays or community, but is also known to be the tempestuous and violent at times, capable of creating giant tsunamis, whirlpools, floods, and heavy rains when she gets angry. Okay, as we have discussed on our previous slides, na yun nga ang characteristic ni Magwayan. Pero siya rin ang bahala kung paano papakalmahin yung dagat, kagaya ng pagkalma niya sa kanyang sarili. The duality of the deity's nature made some folklorists to believe that Magwayan is a man, as her amazing displays of anger can cause terrifying effects on the sea. So, she was compared sa isang lalaki. Ayan, kasi, di ba, yung most of the Greek gods ay ang mga nagko-cause ng mga destructions is yung mga male Greek gods natin like Zeus, Apollo, and many more others. Ayan. So, dito naman, babae naman yung nagko-cause ng destructions like the flooding and the tsunamis. So, however, many think of her as a woman, for the sea is also known to be motherly and providing. And like any woman, is also capable of unpredictable outbursts as evidenced by her displays of power. So, dito, it represents yung mga babaeng physical magalit, sobrang magalit, and kung paano magalit si Magwayan, ay may mga ganon din tayong mga females in the reality and even in the 21st century. Magwayan is also the captain's wife and rival. Yes, siya yung asawa ni Kaptan, and then she was the greatest rival, greatest enemy of all time ni Kaptan during that time. So Magwayan is the opposite of Kaptan, and she is impulsive and quick-tempered and sometimes acts without thinking. Unlike Kaptan na nag-iisip pa rin kahit papaano. She is more level-headed, has a cool demeanor, yet can also be cold and ruthless, especially when angered. So, that is a characteristic and attitude of Magwayan during her existence during to our Canlaon and Visayan people. So, in some Cebuano myths, she is pictured to be Kaptan's wife, who left him when they quarreled one day and returned to the sea to cool down her anger. In some Negrense myth, or Negros people, ayan, tawag sila sa mga Negros people, Negrense myths,
She was Captain's rival, and each day Captain and Magwayan dueled to see who is stronger and who will inherit the world Canlaon made. Ayan, so as they are figuring out and believing that Canlaon is the creator, and sina Captain at Magwayan ay mga sub-divinities lamang sa mga Canlaon people, because they are believing that Captain is only in the sky and then Magyawen ay nasa dagat. And Magyawen do male. Until their children fell in love with each other and wanted to marry sina Lihangin at si Lidagat, thus ending their battles with the coupling of Lihangin and Lidagat. Dahil sa sobrang pag-aaway nila ay nagkatuluyan yung kanilang mga anak. Ayan, si Nalihangin and Lidagat. So she is pictured as a mature, naked woman, carries a budyong or a conch shell on her hand, and sometimes a baby or accompanied by another sea goddess, which is thought by many to be her daughter, Lidagat. Ayan, so ito yung other pang stories or belief sa ating goddess of the sea and the underworld. Ayan. So, and surrounded by fish. Sometimes, she is just represented as a vast wide ocean whose waters reach all lands, including underground rivers, which led to the belief that her waters also flow out into the underworld. And thus, she is one of the few gods who can enter realm of the spirits. Yes, siya nga lang yung only goddess na nakakapasok at nakapag-enter sa lungga ng mga espiritu or sa sulad, and nakakalabas sa sulad going to the bodies of water. Ayan. So, dito maraming mga representation or image si Magwayan depending sa mga believers of different regions sa ating Visayan land. Ayan.